Maraming mga teorya kung paano matatapos ang mundo. Climate change, asteroid, World War 3, mga propesiya, at marami pang iba. Kung titingnan natin ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon, ramdam natin na parang malapit na ang katapusan ng mundo. Pero paano nga ba magtatapos ang mundo? Yan ang aalamin natin sa video na ito. Pero ito ay base o ayon sa naisulat sa Biblia. Ang pinaniniwalaan ng karamihan ay ang naisulat sa Matthew chapter 24 verse 3 to 14 na mga palatandaan ng katapusan ng mundo. Sinasabi dito na sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo, I am the one, at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng mga digmaan malapit sa inyo at mababalitaan ninyo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot, kinakailangang mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang katapusan. Sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian, magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating." Ang lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon, mga lindol, digmaan, tagutom, ay mangyayari talaga. Hindi ito ang katapusan, sa halip binabalaan pa tayo ni Jesus na mag-ingat para hindi madaya ninuman. Kung hindi pa ito ang palatandaan, kailan ang katapusan ng mundo? Walang nakakaalam. Ayon sa Matthew 24 verse 36, "Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito." Ayon naman sa Matthew 24 verse 14, "Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at saka darating ang katapusan." Sa ikalawang aklat naman na sulat ni Pedro, chapter 3 verse 10, "Ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa." Hindi man naisulat sa Biblia kung kailan ang katapusan, marami naman ang naisulat na mga kaganapan sa katapusan ng mundo. Rapture. Ang pangunahing talata sa Biblia na tumatalakay sa rapture ay ang 1 Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Sinasabi dito na lahat ng mga nabubuhay na mga mananampalataya at mga mananampalataya na namatay na ay sasalubungin ng Panginoong Hesukristo sa himpapawid. At makakasama siya magpakailanman. Ang rapture ay ang pagkuha o pagdagit ng Diyos sa kanyang mga anak mula sa mundo. Sinasabi rin ni Pablo sa Roma chapter 5 verse 9, "Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo." Ang isa sa mahalagang talata tungkol sa eksaktong panahon ng rapture ay ang pahayag chapter 3 verse 10. Sa talatang ito, pinangako ni Kristo na ililigtas niya ang lahat ng mga mananampalataya sa panahon ng paghihirap na darating sa mundo. Ibig sabihin, ano man ang mangyayari sa katapusan ng mundo, hindi ito mararanasan ng mga mananampalataya na kasama sa rapture pagkat sila ay iniligtas na ni Hesukristo. 7 taong tribulation o paghihirap. Ang tribulation ay ang paparating na 7 taon na paghihirap kung kailan tatapusin na ng Diyos ang kanyang pagdidisiplina sa Israel at isa sa katuparan ng kanyang hatol sa mga hindi mananampalataya sa buong mundo. Ang iglesia na binubuo ng lahat ng mga mananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga ginawa ay ligtas na mula sa kaparusahan ng kanilang mga kasalanan at hindi na makakaranas pa ng tribulation. Ang mga mananampalataya ay aalisin sa mundo sa pamamagitan ng rapture o pagdagit sa mga mananampalataya.
Isinalaysay sa Daniel chapter 9 verse 27 ang ilang mga mahahalagang pangyayari sa pitong taon ng tribulation. Isang malaking paksa ang tribulation. At sa katunayan, isa ito sa mga controversial na paksa na maging ang mga Bible scholars ay iba-iba ang opinyon kung ang panahon natin ngayon ay nasa pre-tribulation, mid-tribulation, o post-tribulation na. Kaya gagawa ako ng detalyadong video tungkol sa tribulation sa mga future videos ko. Para di mo ito mamiss, mag-like at mag-subscribe na. Battle of Armageddon. Sa dulo ng pitong taon ng paghihirap o tribulation, sasalakayin ng Antikristo ang Jerusalem at magsisimula ang pinakamatinding labanan na tinatawag na Armageddon. At pagkatapos noon ay babalik na si Kristo, lulupigin ang Antikristo at ang kanyang mga kampon. Ito ay naisulat sa Pahayag chapter 19 verses 11 to 21. Millennial Kingdom. Pagkatapos nito ay tatalian ni Kristo si Satanas at ibibilanggo sa walang hanggang kalaliman sa loob ng 1,000 taon at maghahari si Kristo sa mundo sa loob ng 1,000 taon. Pahayag chapter 20 verses 1 to 6. Pagkatapos nito, may nakita akong anghel na bumababa mula sa langit. May hawak siyang susi ng kailaliman at may malaki siyang kadena. Dinakip niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na tinatawag na Diablo o Satanas, at saka ginapos ng kadena sa loob ng 1,000 taon. Inihulog siya ng anghel sa kailaliman, saka isinara at sinusian at tinatakan pa ang pintuan nito upang walang mga ahas na magbukas. Ikinulong siya upang hindi na makapandaya ng mga tao sa iba't ibang bansa sa loob ng 1,000 taon. Pero pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan siya sa loob ng maikling panahon. Huling pag-aalsa ni Satanas at kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ng 1,000 taon, pakakawalan si Satanas mula sa kanyang bilangguan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo. Tatawagin Gog at Magog, titipunin sila ni Satanas at isasama sa kikipagdigma sa mga mananampalataya. Ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Kakalat sila sa buong mundo at paliligiran nila ang kampo ng mga banal at pinakamamahal na lungsod. Pero pauulanan sila ng Diyos ng apoy mula sa langit at mamamatay silang lahat. At si Satanas na dumaya sa kanila ay tatapon sa lawang apoy at asopre, na siya rin pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang paparusahan at pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. Final Judgment. Pagkatapos ay hahatulan ni Kristo ang lahat ng mga namatay na hindi mananampalataya na nabuhay mula noong panahon ni Adan hanggang sa pagtatapos ng 1,000 taon sa harap ng dakilang puting trono. At itatapon silang lahat sa lawang apoy upang parusahan doon ng walang hanggan. At ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan ay itinapon sa lawang apoy. Pagkatapos, itinapon din doon ang kamatayan at ang Hades. Ang parusang ito sa lawang apoy ay ang ikalawang kamatayan. Creation of New Heaven and New Earth. Pagkatapos, babaguhin ni Jesus ang lahat ng mga bagay at gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa na siyang magiging walang hanggang tahanan ng lahat ng mga mananampalataya. Doon wala ng kasalanan, hapis, luha, kahirapan, sakit o kamatayan man. Ito ay naisulat sa Pahayag Kabanata 21 at 22. Iba-iba man ang ating paniniwala, isa lang ang sigurado. May katapusan ang mundo at ito ay mangyayari sa araw ng Panginoon. Kabarangay, anong nasa isip mo tungkol sa video na ito? Isulat sa comment ang iyong opinyon o paniniwala tungkol sa katapusan ng mundo. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification button para wala kang ma-miss sa future videos natin.